So ayun, no, KJX, kumusta kayong lahat? At ito, no, sabi nila, no, Bitcoin, beware, no, sabi ni MM Crypto. Ako, pagkakaintindi ko dito, mga idol, no. Siyempre, nagbigay siya ng support, eh. And then, bababa siya, hindi kinaya yung support, hindi napuntahan yung resistance pala, no. Hindi napuntahan, no, hindi na break yung resistance niya. So, possible, bababa. So, ito, 23 hours ago. No. Ngayon yung 23 hours ago nito, 10:30, oh, okay, 23 hours ago, kung mapapansin natin na sa 42 pa rin ang BTC, mga lodi. Okay? So lumipad na yan ng 47, ng 49, ng 42.9, lumipad na yan, na break niya na to. Pero kung mapapansin niyo, mga lods, no, hindi pa rin umangat, mga idol. And then ito, sabi niya beware, no, ang dami nang kasabi will dump. Tapos maraming nagsasabi din kahit sa ibang mga group na babagsak ang Bitcoin ng up to 37 or 39 USDT, no? Kasi nga magkakaroon ng big correction. So, anong tingin niyo doon, mga idol, no? Ito naman, sabi naman ni GBR, mga idol, no? Ito pinredict niya yan. Pero itong December nag 45k, hindi totoo yan. January 1 'yon yung nag 45k, no? I think January 1 or papuntang January 2. So, hindi yan. Tapos ito, January, 60K daw. February, 670K. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito, mga idol, no? So, ako, nag-update lang. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating i-update para ma-share din sa inyo. At ito, sabi niya, big pump coming, no? 60K. Sabi niya, no? Pero yung sinasabi niya dito, January, mag-60K daw. So, hindi ko alam kung nasunod lahat ng prediction niya. So tingnan natin lahat 'yan, mga idol, no. Pero ito okay din 'to, eh. Magaling din 'to, eh, mga lods. No, and then ngayon, sabi dito ni Watchers Guru naman, ayun po, si ano 'to, ah, si Ivana, no. So ang dami yung mayaman sa mga ganyan, mga lodi, no. Yung mga casino, no. And then dito, sabi niya BlackRock now hold 16,361 BTC worth 707 million of their spot Bitcoin ETF. Mga idol, ang laki na, mga lodi, di ba? So, bumili sila, pero makikita nyo, hindi umaangat. Pero syempre, nagtitrade yan, buy low, sell high. Hindi naman lahat yan nag-hold. Siguro, may ganung klaseng ginagawa yan. Hindi naman talaga ano yan, eh. Hindi naman talaga, kumbaga sinasabi natin, hindi naman lahat yan nakahold, di ba? So, syempre, may buy and sell din yan. And then ito, spot Bitcoin ETF trading volume. Oh, ang taas na ng trading volume ng spot ETF, etong ano, Bitcoin spot ETF, 9.4 billion na, oh, mga lods. Ako, ilan lang ba yung trading volume? Parang nasa 4 million pa lang yata yung trading volume ko ngayong buwan. So, hindi yata ako aabot ng 6 million. Dati, umaabot ako ng trading volume na mataas. Pero ngayon, baba na lang ang trading volume natin. No? So, eto ngayon, ang Bitcoin natin. No? So, for me, so, naglagay tayo ng support dito. Yung iba, naglagay ng support sa 41,700. Ako, naglagay ng support sa 41,500. So, ito yung kinuha kong support, yung big dump na yan, mga lods, no? Tapos ito, itong ginawa natin trade. So, if ever na after 4 hours, no? Makuha nila itong 42,400, I think, bababa ng konti yan, mga lods. No, yun yung akin, ha? Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, yung mga ang tinatalpakan ko lang, mga lodi, no, ang sinusunod ko lang na TA, kung ano yung nakikita kong TA, no. So ito yun sa akin, 39,000 ang pinaka-pray natin, mga lodi, kung saan bibili tayo ng Bitcoin. Nag-iipon na tayo ngayon. So 128, tinigil ko muna yung withdrawal. So ang ginagawa ko ngayon, focus muna ako, mag-iipon muna tayo ng USDT sa trading. And then once na magkaroon ng big correction, mga idol, ayan yung ilalagay natin, mga lods, no? Yan yung inihintay natin, yung big correction. Yung iba, ayaw bumaba yan kasi naka-spot sila. Pero tayo, inihintay natin yan para dyan tayo mag-take position ng long, mga lodi. No, ayan, no? 49,000, pinaka dapat nilang i-break, no? Dahil bumagsak yan ng 48,965. So, kailangan nilang i-break yan, yung 49,000 na yan. So far, ang BTC ngayon ay lumilipad, hindi naman lumilipad, magalaw lang siya. Pero I think after 2 days, magkakaroon ng movement ang BTC, no? Either pataas o either pababa. Marami na kasabi, tulad ng sinabi ng isa, 60K. Yung isa naman, magda-dump, di ba? So,
Nasa sa inyo na yon, mga idol. Ako, syempre, nandun lang ako sa ginagawa kong graph. At yun lang yung sinusunod natin, di ba? And then, pag tinamaan yung support na nilagay ko, so, ganun ang gagawin ko. Magpo-position ako kung short or long, mga Lodi, no? So, hindi ako aasa doon sa magdadump bigla or magpapump bigla. Basta marating yung mismong position natin, ayun na yun. Yun yung start ng ating ano pagpasok. Parang ito, tingnan nyo ha, hindi pa nag 49,000 yan, pero ang daming pumasok bago mag 49. Nag-advance entry sila, pero tingnan mo, bigla nag-dump. Ang laki ng dump, diba? Pero kung na-break yung 49, I think lilipad pa yan, papuntang 50K. Pero wala, dahil hindi nila hinintay yung pag-break ng 49, bumagsak, mga idol, no? So yun yung ating news ngayon, mga idol. Pero tingnan natin kung ano yung mga mangyayari, no? Sabi ko nga sa inyo, babantayan natin yung price ng BTC everyday, mga idol. Kasi syempre gusto ko makita nyo rin, no? Gusto ko makita nyo yung price everyday. Kaya medyo ano na to, no? Medyo nandirito na tayo sa first phase nga daw ng bull market. So may tendencing drop, tapos biglang lilipad ng pataas. May tendencing magda-drop, tapos lilipad ng pataas, mga idol, no? Yun lang, sa ngayon KGX, at mabuhay kayong lahat. At sana lahat tayo profit. Pero wait lang ha, nakita ko mga group natin dito sa Telegram, you know, sabi ko nakakatuwa kasi puro profit sila. Ayan, no? 22%, pinakita ko lang sa inyo, 30%, dami yan eh. Ayan, 1%, okay, pero good, profit pa din. So ito, ang laki din ng profit niya, 55%, ito, 500 pesos, 32%, tsaka 29%, ito, 108, ayos oh, diba? Ito, ang taas oh, 2,000, diba? So, nasa BitGet sila lahat, mga Lods, no? Sa mga gustong pumasok sa BitGet, mga idol, at mag-trade kasama namin dun sa Telegram, pasok lang kayo sa Telegram natin, at yung link natin sa BitGet, mga idol, nandiyan lang sa description. Okay, saludo sa lahat.